welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, we will be having another sit-down vlog dahil we will be talking about modular class essentials. So short story muna, yes po, I am a modular class student. So I am second year college ng BS Entrepreneur. So supposedly ako ay third year college na, but nag-post ako during my senior high school, but no regrets naman. So I already experienced yung online and yung modular na class since, 'di ba, iba na yung system natin ngayon lalo na nagka-pandemic. So meron akong konting idea dun sa online class and sa modular class na may share ko sa video na to, na sana ay makatulong dun sa mga isang modality pa lang yun natatry para malaman nyo yung side ng bawat isa. So, online class, ang ano ko sa kanya, meron kasi doon binibigay na schedule ng teacher kung saan merong mga Zoom meetings, may mga virtual classes. So, dun sa online class, kaya isang semester lang ako dun, or isang semester ko lang siya na-try. Kasi, alam mo yun, hindi ka free sa time mo. Though, malaki yung advantage niya ng online class kasi merong discussions from the professors. But then, kung kaya mo naman mag-self-paced, or kaya mo mag-aral on your own, pwede kang mag-modular. Ang advantage ng online class is that, kagaya ng sinabi ko kanina, merong virtual discussion from the teacher. So, yung mga bagay-bagay sa lesson na yun, nadi-discuss talaga ng teacher na parang face-to-face. Yun nga lang, hindi mahawak yung oras mo kasi once na gantong time yung klase, kailangan mo umatid doon. On the other hand, sa modular naman, hawak mo yung oras mo. Meron lang isang schedule ng day kung saan merong distribution ng modules. Yun lang yung time kung saan pupunta ka dun sa location ng distribution. For example, kami sa pinaka-campus ng school kami since malapit lang kami dun. So, pag na-distribute na yon, merong allotted time or allotted day kung saan babalik ka sa school para ipasa mo yung mga outputs mo and then kukuha ka ng panibagong module for the next cluster or semester, ganyan. So, madali para sa akin ngayon yung modular kasi kaya ko namang mag-aral on my own. Kaya ko siyang tiyagain na intindihin isa-isa. And hawak ko yung time ko since nag-work ako before kahit mayroon ng module and then meron akong mga pa-orders yung mga invitations and souvenirs. So, namamanage ko yung time ko. So, ano nga ba ang mga modular class essentials? Okay. A disclaimer lang guys, hindi ako teacher para sabihin sa inyo na ito yung mga kailangan. Everything na i-share ko dito sa video na to is based on my own experience as a modular class student. At yun sa tingin ko ay kailangan ng isang estudyante kagaya ko. So first, ang kailangan natin or ang ma-share ko sa inyo ay envelope. Yan. Envelope kasi pag modular class ka, marami kang mga papeles. Kasi printed yung mga modules mo and then yung output mo is written. So, kailangan mo ng folders para nakakompile yung mga outputs mo. And then, kapag kailangan mong mag-aaral, isang kuhana na lang and alam mo kompleto yung gamit mo sa isang folder lang. So, ito yung ginagamit kong folder. Expanded envelope siya and nabili ko lang siya sa Pandayan for only 16 pesos. So, matibay siya and yung goma niya is matibay din. Hindi siya yung agad-agad na
lumuluwang. So, ang next natin ay yellow paper. Ito ay isa sa pinakamahalaga talaga kasi sa school namin, ito yung ginagamit para sa mga outputs. So, dito kami nagsasagot, dito kami nagsusulat, and ito rin yung ipinapasa sa school para mag-chikan ng mga professors. And then, of course, hindi ka naman makakapagsulat kung walang mga pens. Yan. Ito yung aking pens. May red and then sign pen na black at yung ball pen na black. Ito lang extra na sign pen. Kasi mahilig ako mag-calligraphy sa aking modules. So, ayan. Pens. You will also be needing this one, correction tape. So, minsan, kapag nagkakamali tayo, kailangan natin siyang, of course, burahin. So, kailangan natin to. Kailangan din natin ng stapler and extra staples. So, para makompile natin yung mga outputs natin sa isang subject, kailangan natin siyang i-stapler. And then, so, protractor and ruler. So, ito naman ay optional lang. Ito lang ay para halimbawa may mga tables dun sa modules na kailangan sa tables ka rin magsasagot sa iyong papel. So, okay. Para lang sa akin ha, para malinis yung ating modules. And then, bond papers, ayan siya. Bumili na ako ng 50 sheets to. Nakalimutan ko yung price. 50 sheets siya sa isang ganito and medyo makakapal yung pagka-papel niya. Kasi sa modular class, meron ding mga pinapagawa ang mga teachers na mga posters, mga art, especially ngayon, meron kaming subject na art appreciation. So, ayun, kailangan natin ito para sa mga artworks. Kailangan din natin ng mga pencil para din sa mga artworks. And, nakalimutan ko yung oil pastel kasi nasa bahay yung ginagamit ko and nandito ako sa office. So, kailangan din natin ng mga oil pastels and other art materials. And then, kailangan din natin ng mga colored... Kailangan ko rin ng mga colored papers para sa art, para sa mga arts, and para din sa pagko-compile ng module. For me lang ha. So, nasa bahay din yung aking mga colored papers, pero meron ako dito ang mga nakakat na. So, ayan. Ginugupit ko siya ng ganito kaliliit. And then, susulatan ko ng name, yung section, kung prelim, midterm, or whatever, yung subject, and then yung teacher. And then, tsaka ko siya i-attach dun sa pinaka-output ko, and then, stapler. So, mahalaga yon para malinis tingnan yung ating mga modules. I also have here sticky notes para ma-remind ako sa mga kailangan kong gawin, and yung mga task na natapos ko na. So, dyan ko siya nilalagay and then papagkit ko lang somewhere na mabilis kong makikita. I also have here highlighters. So, itong mga highlighters nito, very helpful siya, lalo na sa mga nagmo-module. Dahil, ito yung makakatulong sa atin sa ating pag-review sa ating sarili. I'm gonna show you guys yung isa sa mga modules ko. So, kapag nag-aaral ka, oh, naulan. Kapag nag-aaral ka on your own, minsan mahirap mag-focus, di ba? So, kailangan yung mga may definitions of terms or yung mga mahalagang bagay, i-highlight natin siya para mas tumatak sa ating isip. So, for example, ito. Ayan. Kasi mas nare-retain siya for me, ha? Mas nare-retain siya kapag feeling mo iba yung, alam mo yun, iba yung color niya or iba yung format niya kaysa dun sa mga ibang text. Kasi pag titingnan mo siya na sobrang plain, wait, ito. Ito. Yan.
For example, titingnan mo siya ng ganyan ka-plain. Ang hirap niyang isipin na maaaral mo siya, di ba? Pero kapag tiningnan mo siya ng may mga ganito, basta, para sa akin lang yun. Hindi ko alam kung ano para sa inyo. And then, ano pa ba ang mga kailangan natin? So, ito lang yung isang example ng aking mga modules. Yung white or yung bond paper natin, ginagamit ko rin siya dun sa isa naming subject na digital siya pinapasa. So, I'm gonna show you guys kasi digital siya pinapasa. So, yung hard copy na sa akin, naiipon ko. So, ito yung sa subject namin na Mathematics in the Modern World. So, of course, puro siya computation. And ganyan ang aking module. Ayan. So yun. Share ko lang. So ito yung mga naiwan sa akin and yun. So that's all guys na sa tingin ko ay kailangan sa modular class. So kapag modular class, ang tip ko sa inyo kapag magmamodule kayo is pumili kayo ng peaceful place kung saan makakafocus kayo sa inyong ginagawa. Especially yung mag-aral kasi ng sarili is hindi siya biro. Kasi knowing that hindi pa or wala kang idea about dun sa topic na yon, kailangan mo talaga siyang i-analyze, kailangan mo gumawa ng mga researches para mas maintindihan mo yung mga topics. So, hindi rin naman masama na magtanong tayo sa ating mga teachers if ever na nagkakaroon tayo ng mga struggles sa ating modules. Pag medyo nako-confuse tayo sa mga lessons, hindi rin masama na mag-approach. So, meron naman ako mga approachable na teachers na anytime pwede silang malapitan. So, isa pa, hindi ibig sabihin na modular class ka, hindi ka talaga gagamit ng phone at all or ng internet at all. So, hindi. Kasi sometimes, pag gumagawa ng mga video presentations, ayan, isa pa yon, pag modular class, hindi ka ligtas sa mga video presentations, mga kailangan mo interview, ganyan-ganyan. Hindi ka ligtas doon. So, kailangan mo pa rin ng internet sa paggawa. Kailangan mo sa pagpapasa. For example, kailangan ipapasa sa email. So, of course, kailangan mo pa rin ng internet. Hindi ibig sabihin na modular class, hindi ka talaga gagamit ng internet at all. Ang ano lang nun is hindi ka required na umattend sa mga Zoom or virtual discussions. Pero sa amin, free kami kung gusto naming umattend ng virtual discussions. Even though modular class kami, welcome kami sa mga virtual discussions ng mga teachers namin para maintindihan din namin yung mga lessons and mas, alam niyo yun, makasabay kami dun sa pagtuturo ng teacher. So, that's all for today's video, guys. Kung may mga tanong pa kayo, just feel free to comment it down below. So, yeah, thank you for watching and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa naka-subscribe. And yeah, so see you guys on my next video. Bye!